DIY muna tayo mga tol. This time, para sa may mga madidilaw tsaka malalabong headlights po. Ayan, katulad nyan, naging hepatitis spec po yan dahil sa katagalan, dahil nabibilad sa mga UV rays, saka sa mga stress ng mapanghusgang mundong ito. Pwede po nating ibalik ang dating liwanag ng buhay nyo with a few easy steps. Yung plastic na headlight ha, hindi yung mga bubog. Kung hindi kayo sure kung anong klase ang headlights nyo, huwag nyong basagin, itanong nyo na lang kay Google. Ang kailangan nyo lang, limang klaseng liha, yung 800 grit, 1000 grit, 1500, 2000, tsaka 3000 grit. Kung malala ang pagkayelo, bumili na rin kayo ng 300 grit, mura lang naman yan, mga 10 piso isang sheet. Rubbing compound, wax, ginamit ko yung nabili ko lang sa Facebook Marketplace. Basahan, isang balding tubig, tapos glass sealant. Okay. Simulan na natin sa pinakamababang number ng liha. Yan yung 800. Sabayan ng tubig ang pagliha. Makikita nyo magiging cloudy ang mga headlights nyo lalo. Huwag muna kayong magpanic, normal yan. Nung una, nataranta din ako sa nakita ko. Trust the process, ika nga. Ibig sabihin, natatanggal yung coating na expired na at yun yung goal. Yung coating na yan, ang naninilaw at nagpapalabo sa headlights nyo. Ang importante sa ginagawa nyo, yung pantay yung pagka-cloudy. Next, lihain yung 1,000, tapos yung 1,500, then yung 2,000, tapos yung 3,000. Kapag nililiha nyo, i-alternate ang stroke. Una lengthwise sa isang grit, tapos up and down. O kaya paikot kung madali kayong mangalay tulad ko. Ayan, pagkatapos nyan, banata ng rubbing compound. Yan, ipahid nyo lang. Alam nyo yung rubbing compound, parang liha din yan. Parang pinong-pinong liha. Kaya lagay nyo lang yan dyan. Yan, total lockdown ngayon. Ito na lang ang atupagin natin, ano, kaysa maglalabas. Siguro mga wala pang 500 tong total gagastos niyo rito. Alam nyo naman ang headlight, isang piraso, grabe, sobrang mahal na. Lalo na yung mga rare pops, eh, no? Tapos pagka pinunasan nyo na, medyo nakikita nyo na na gumanda ng konti. Kung gusto nyo, pasadahan nyo pa ng isa pa o dalawang round ng rubbing compound. Ewan ko kung huli na ang lahat ha, pero pagka na-fiasco nyo yung mga headlights nyo, walang sisiyan ha. Anyway, ang finale eh, i-wax ang headlights at punasan ng basahan. Kung ang pagliliha ang tatanggal ng pagkamalabo tsaka pagkamadilaw, itong pagra-rubbing tsaka yung pag-wax ang magdadala talaga ng kinanganong headlights nyo. Kaya gawin nyo kahit saan, huwag nyo madaliin ha. Kung gusto nyo, gamitin nyo yung brief nyong luma para may personal touch. Ayan, lalabas ang dating kinang ng headlights nyo na parang brand new old stock ang dating. Kung may glass sealant kayo, gamitin nyo yun para may forever ang ganda. Dahil kung hindi, papangit uli ang mga headlights nyo after 3 months ng exposure sa mapait, mapanlait, at walang pusong mundong ito. Tayo sa umaga nagda-drive, importanteng makakita tayo sa dilim para sa safety tsaka sa performance, dahil bawa nag-drive tayo sa highway, sa EDSA, sa bundok, ganun. Importante nakikita natin yung mga dinadaanan natin. So, makabit tayo ng pag-upgrade tayo to LED lighting, no? Sabi nila mas matipid pa daw sa kuryente. Tapos mas maliwanag. Tapos overall mas okay. May liwanag ang buhay. Ayos ba? Sir. Ayos. Ganyan na kita para simple. Simple sa oh, parang binabaspasan tayo ni Santo Niño. Thank you, sir. May basbas tayo ni Lord. May long hair na ganyan. Lord, ikaw ba 'yan? Si Mr. Kion Sondra himself. Ako po si Jun Sanchez po. Mr. Sanchez, ang inventor ng Kion Sondra. Ano ba ang LED lighting? Ang LED po, is ang meaning yan is light emitting diode. So as we all know,
lahat po ng ilaw nagpo-produce po yan ng energy and heat. Mm-hmm. So, ginawa ho natin, nag-design tayo na yung heatsink po is aircraft grade red copper heatsink. So, dito po napupunta yung mga init nung ilaw po natin. Siya okay. Po yung hihigup lahat ng init. Dati, from 10 braided heatsink, 12 braided heatsink na po tayo ngayon. Uh-huh. Uh-huh. Para talagang mas lumamig pa. Huwag hahawakan dapat yan, sobrang init yan. Umiinit, pero kaya naman hawakan, pwede naman. Hindi naman nakakasunog o nakakalusaw ng plastic yan. Wala naman po. Katabi ko, may mga plastic doon. Since 2014 po, ginagawa natin ito, wala naman kaming issue na nasunog. Gano'ng katagal ang lifespan po nung ganito? Hawakan ko lang ha, para may... Normally yan, 50,000 hours. Hmm. 50,000 hours. Yung 50, ito, itong balas, gano'n. Lahat po yan, 50,000 hours. 3.5 years po ang warranty natin yan. So, mga 3 gabi sa EDSA. Hindi lang. Ito lang tayo. Hindi lang. O yun, ano? So, matagal-tagal din 50,000 hours, no? Mas malakas ba sa kuryente ang LED? Mas malaki yung bugay niya? Hindi po. Mas malakas lang po yung illumination niya. Pero 40 watts, 20 sa low beam. Pag nag-high beam ka, another 20. So, 40 watts lang po. So, in total, since dalawa siya, 80 watts lang po. Ang regular bulb po natin is 55-60. So, ibig sabihin, kung nakadobil ka, 255, 110 na kagad. Tapos, pag nag-60, 120. Hmm. Pag may LED, kung ayoko sa LED, sobrang liliwanag yung mga nasa likod ko. Sobrang ba-bright, nakakabulag, nakakasilaw, ganun. Okay. Ano ang mali dun sa ginagawa nila? Una-una, ang mali po sa karamihan ng nagpapakabit, kasi kami dito, automatic po, gumagamit kami ng headlight aligner. Kasi hindi natin pwedeng sabihin na one LED fits all. Mm. May factoring ho yan. Karamihan hindi nila alam yung factoring. Ang factor ho niyan, paano kung nagbago ka ng gulong, lumiit, mag-iiba ang angulo ng ilaw. Kunyari, yung mag-iiba. So, ginagawa natin na standard yung angulo ng buga by using yung nandun sa labas may machine tayo. Yung laser headlight aligner na same machine po na ginagamit ng LTO ISAB ngayon tsaka ng mga kasa. Okay. Kasi mas accurate gamitin yan compared sa mahirap mo kasi yung pag sa wall tansya-tansya. Minsan millimeter lang yung adjustment na pwedeng gawin eh. Hindi mo mapapansin yung sa wall ang adjustment ito. Nila normally pag in-adjust parang 1 inch kagad pero kami ginagamitan namin yung every time na may magpapakabit, ginagamitan po natin ng LED headlight and laser headlight aligner kasi may science tsaka para ma-maximize yung ilaw tsaka yung buga sa makina shots, may laser ganun. Yes. Ibig sabihin pagka may LED na sobrang liwanag, hindi sila nagkabit noon. Opo. Pero we're happy to say we're letting non-KS LED user na magamit po yung... Ah, ganun? Pwede magpa-adjust dito? Libre po. Kahit hindi yung inyo nagkabit? Yes, ang dami na pong... Naman. Ang dami na pong nagpa-adjust sa amin na nagpipiyan sa amin. Sir, nabili ko sa ganito, ganyan-ganyan. Pwede ba namin pa-adjust? Kasi pangit yung buga. In-adjust namin. After namin ma-adjust, hindi na sila bumabalik. Okay lang sa amin yun. Kasi ano na namin yan eh, bilang advocacy. Gusto namin, maganda safe. yung buga sa daan at safe din sa mga kapwa motorista natin. Good. Sir, kasi yung Lancer ko, 94 model, Lancer itlog, noong panahon po niyan, yung... Bubog pa yan. Bubog pa, hindi pa uso LED. Okay lang ba mag-retrofit ng LED lighting sa ganyan? Kasi ako, pabumbuy-bumbilya lang ako eh. Okay lang po, hindi naman ito umiinit kasi nga po yung... Ang humihigop ng init is yung aircraft grade na braided heatsink natin. Okay. Saktong-sakto sir, kasi ang problema ko, yung ilaw ko, ano na yan, aftermarket na yung bumbilya ko. Nakukulangan ako dun sa liwanag. Hindi ko alam kung kailangan kong kumain ng kalabasa, ganun. Tapos, pagka binabright ko, ang naiilawan yung mga welcome to passing, yung mga po. Ganun. Apo. Parang nakatingala, ano? Depende, katulad yan, meron din kaming specialty bulb. Kasi depende po yan sa itsura ng reflector. May mga bilog na reflector, ibang bulb po nilalagay namin. May mga reflector na... A triangle, ibang bulb din po nilalagyan natin dyan. So, yes, may special, yan nga po, isa yan sa mga ginawa natin na specialty bulb, depende sa klase ng reflector na gagamitin. Magkano naman yan? Yung H4 po natin is nasa 7.5 po. Hmm. Pero syempre, kung car club member kayo, may mga stickers kayo ng car club, may special discounting naman po tayo.
Eh ako eh, magkakaroon din tayo ng sticker, no? Lalagyan natin ng JDM number 1 dyan. Yes, lagyan nyo dito ng sticker nyo. Yung mga pa-JDM number 1 natin. Yes. Magkaka-discount din. Yes, yes. Ay, no, alam lahat, na. Lahat ng ano, magkakaroon ng automatic discount. Sabihin nyo ang promo code, Ramon Pogi. Ang promo code ho is Ramon Pogi the Great. Alam na this, napakabay. Actually, kahit wala akong sticker, banggitin nyo na lang po pangalan ni Ramon, yun na yung promo code. Alam na. Maraming salamat, sir, ha. Gusto ko lang sabihin sa inyo na tatlo ko, chiko. Last question. Paano magka ganyang long hair na? Ah, dahil lang sa ECQ yan. Kasi yung magpapagupit na ako. Apro-apro yung akin. Inyo, ang ganda eh. Ang rockstar. Kasi ikaw mag-a-apply ka ata na ano eh. Bagong Wolverine eh. Gano'ng katagal gagawin mga sir? Depende sir eh. Hindi ko masabi. Sabihin na natin mga 30-45 minutes. Ah, 30 to 45 minutes lang. Ano kaya yung sinusubukan? Sinusubukan ko tadukutin sir na hindi na iyan-tanggalan. Okay. Di ba malulusaw to? Plastic lang to eh. Di naman sir. Umiinit yung heatsink natin pero hindi yung inaabot sa point na na makakalusaw. Di maapektuhan yung RFID ko ba? Hindi yan sir. Bale, napili natin kulay sir 4,300 Kelvin yung all weather. Anong rekomendado ba? Ayun sir, talaga. Oh, yung mga masyadong maputi. Pag puti kasi sir, depende yan eh. Yung iba kasi... So showtime, ganun ano? Oh. Pangas lang sa mga show, ganun. Kung ano, kung forma talaga habol, lakas makaforma ng puti. Okay. Yun lang, siyempre, kung umulan na, medyo hirap. Totoo naman, minado din naman kami sir. Kaya naglabas din kami ng 4,300 Kelvin, tsaka 5,000 Kelvin. May mas madilaw pa doon? 3,000 Kelvin sir. Pang headlight yun sir eh. Pero alam ko, parang babawal na ata ngayon eh. So sakto lang yung 4,300? Yes sir, parang stock lang siya pero mas malakas yung output. Yan, ay siyan. Thank you ah. Nice break. Yan. Ayos ba? Ganda ang ilaw ko. Awesome. Mahal yan. 24,300 lumens na H4, 4,300 Kelvin yung low beam and 4,300 Kelvin yung high beam. Papa, good morning ka sa gabi. Yes sir. So ito na po yun. Hindi ikasusunog ng kotse ko yan. Hindi yan sir. Okay. So 4,300 Kelvin, high and low. Okay. Hindi basta-basta napupunti ka lang. Yes. Taon pa lang, mamahali na. Okay. Bali yung 5,000 at sa 7,000 sir. Yan yung makakulit. Mukha mo si Red Sweet Potato. Kailan mo yun? Okay sir. Marami na nakapagsabi sa'yo. Di sir. Patingin nga. Sabi sa'yo sir, Jet Madela to. Ayan. Shoutout kay Red Sweet Potato. Idol natin yan. Yung wiring ko, okay lang yung ano, hindi ko na kailangan i-upgrade. Hindi na yan sir. Bolt on yan, ganon. May parang sakit, tapos yes, sir. Shoot siya doon. Shoot naman sila sir eh. Pwede pala gawin sa bahay ito. Pwede siyang i-install sir sa bahay lang. Basta marunong lang yung ano, marunong lang yung gagawa. Eh ako hindi ko marunong. So, si sir na lang. Okay. Eto sir, kanina, kung naalala nyo po, pina-on ko yung ilaw. Mm. So, naglagay po ako ng guide natin kung ano yung height niya nung stop bulb pa lang siya. So, eto kanina sir, ang nangyari, dito lang sa may baba na to, yung height ng ilaw kanina. Eto yung pinakataas niya. So, nangyari sir, naglagay tayo ng mas malaking lumens, mas mataas na lumens, lumawak yung sakop. Ngayon, ang kailangan po natin gawin is ibaba yung height niya papunta din dito. Yun yung pinakasagad, you know? Yes sir, ito po yung pinakasagad. Tapos tsaka na lang ulit natin sisilipin sa headlight aligner. Okay. Mano-mano muna, tapos aligner. Yes sir. Tira. Tapos kung hindi ako masaya, dyan ko i-adjust. Yes sir, tatapat lang po tayo sa wall, tapos lagi lang po tayo maglalagay ng tape pag wala po tayong headlight aligner. Tapat tayo sa wall. Para yun ay magiging guide natin kung ilang inches ko yung binaba. Nagawa ko pantalon aligner eh. Wow, nakatayo ako dito. Kung saan yung unang bato, adjust, yeah, adjust, adjust. Ayan sir, mapapansin natin. Unti-unti siya bumababa. Ayun, dun yung asintahan. Yes sir. Ano to no? Hindi to local. JDM number 1. Oo, kaya baliktad yung ano niya, oh. Japan ano talaga siya, kaya ano.
iba sabi ko, bakit ganun? Nandito, hindi dito. Iba yung setting. Yan yun. Oo, baliktad. Pero magagawa ng paraan niya. Oo, iaayos natin. Kasi talagang ano, makakasilaw ka rin sa kasalubong mo dahil yung ano dito eh, dapat dito lang eh. Mga hapon, hindi nasisilaw dyan. Tayo lang mga Pinoy. Ay, kasi iba rin yung baliktad yung... Baliktad sila mag-drive eh, kabila. Ayun o, oh, yung kotse ko, nakabukas lang ilaw. Mas matipid daw sa battery yan. Dahil LED. Maraming salamat, sir. Arnel Pineda. May palungganisa pa. Red sweet potato. Thank you ha. Take off na ako, boss. Okay na. Okay, salamat mga master. Longganisa pa ako. Let's go. Okay, may dalawang kotse po tayo dito. Isang walang LED, yan yung normal na ilaw. Tapos ito yung pinalagyan natin ng Kyoto Sondra. So tignan natin ang pagkakaiba nila. Mas maputi, ito mas mayelo, no? So, ito po yung ilaw ng normal lang. Yan, pag nakapatay. Yan. Ayan si Kion Sondra. Mapatay. Di sa akin bukas. Buksan mo 'yung sayo. Parehong low beam po 'yan. So shoutout kay Kion Sondra sa ating napaka liwanag na ilaw. Parang low beam pa lang 'yan. Pagka i-high beam natin. 20 difference. Boom. Good morning. Yan. So Marilake, here I come. So yan siya, no? Mas madali sa mata. Basta parang ano, sarap siya tignan. Kala ko nakakainis kasi LED. Baka yung mata ko sanay sa ordinary. Pero okay naman siya. No? Hindi pa pinakamaliwanag yan. Pinaliwanag natin. Boom! Yan. So, thank you, Kion Sondra. Yan. Evo. So, Evo 6. CX-5 Jimny, you're next. JDM number one. Uy, kaya gawa mo? Yung kunasan ko, syempre, ano? Ganda, di ba? Brand new old stock. Bada na the XNXX.